COVID update naman po tayo. Ito po ang global update sangayon po sa Johns Hopkins. Naku po, mahigit 100 million na. Or 100,746,915 ang tinimaan ng COVID-19 sa buong mundo. Nasa 2,170,467 katao naman po ang binawian ng buhay dahil sa coronavirus. Nangunguna pa rin po ang Estados Unidos, 25,583,630 cases at mga namatay ay 428,791. Ang India po ay merong 10 million plus na mga cases at 153,000 plus na deaths. Sumunod po ang Brazil, ang Russia at ang UK. Ito naman po ang world rankings by country ayon sa World Health Organization at Johns Hopkins. Sang-ayon po ito sa World Health Organization, hindi po ito pribado, hindi po ito tabi-tabing mga organisasyon. Ang Pilipinas po ay number 32 pagdating sa total cases. Siyempre po, number 1 ang US nga po. Pagdating sa aktibong cases, ang Pilipinas ay number 42. Pagdating sa cases per 1 million, ang Pilipinas ay number 133. Nasa laylayan po tayo, which is good news dahil naaalagaan natin yung mga nagkakasakit. At saka pagdating po ng cases sa fatality rate, 2%, tayo po ay number. We have been managing rather well yung mga COVID cases dito sa Pilipinas. Meron tayong 32,384 na mga aktibong kaso ngayon ayon sa January 27, 2021 datos po ng DOH. Sa mga aktibong mga kaso, 93.8% ay mild at asymptomatic, nasa 2.4% ang severe at 3.4% po ang critical. Nasa 475,542 ang kabuang bilang ng mga gumaling o 91.7% recovery rate. Samantalang malungkot naming binabalita na nasa 10,481 ang binawian ng buhay dahil sa coronavirus, nakikiramay po kami, 2.02% po ang ating fatality rate. Ito pong slide nito ay nagpapakita ng confirmed COVID-19 cases by adjusted date of onset as of January 27, 2021. Hari nawa magpatuloy po dahil nakikita nyo na bagamat nagkaroon tayo ng pagtaas ng kaso, siguro po ito ay dahil nga sa Pasko, bagong taon at translasyon, mukha naman pong bumababa pa muli. Tignan naman po natin ang total COVID-19 bed utilization rate. Umabot po sa moderate risk ang dalawang rehiyon, ang CAR, at paabot na rin po ang Region 11 sa moderate risk. Bagamat meron na pong rekomendasyon, no? Isa po sa mga tinitingnan natin para mas mapataas ang quarantine classification ay ang bed utilization rate. Okay? So you can imagine po, bagamat hindi pa natin sinasa publiko ang CAR at ang Region 11, well, dahil nga po halos nasa moderate risk na sila, candidates po yan for escalation ng community quarantine. Pagdating naman po sa healthcare utilization rate as of January 24, 2021, sapat pa rin po ang ating mga kama at ang ating mga ventilators. Gaya na aking nasabi, sa CAR lang naman po at sa Region 11 ay nasa, hindi naman po yung critical, no? Kung hindi, moderate risk na po sila, yellow. Okay, tignan naman po natin ang infographic ng Global Vaccination Campaign. Maliit po ito, no? So pasensya na kayo. Nais ko sana mapakitang mas malaki ito, no? Pero ito po yung nagpapakita, pwede bang i-zoom yan? Pwede ba natin i-zoom o ganyan lang talaga? Nagpapakita pa naman po na hindi po tayo nakukulela. Bagamat hindi pa tayo nagsisimula ng ating pagbabakuna, ang katunayan, kakaunti pa lang pong mga bansa ang nagsisimula. At sa katunayan, dito po sa Asia, parang India pa lang ang merong na-administer na 806,484,000 at napakaliit pa lang po ng porsyento ang kanilang populasyon ang nabakunahan na, 0.06. Ang pinakamataas po talaga ay Israel. Okay, ang Israel po talaga nandoon sa tuktok pero kakaunti lang din po ang populasyon ng Israel, no? 3,208,198 na po ang kanilang nabakunahan or 35.45% ng kanilang populasyon or per 100 people, no? Ang tama nga po, 35%, no? Ang UAE po, well, pagkatapos po ng Israel, ang UAE po ang pinakamataas na porsyento,
2,248,069 ang katao or 20.9%. Okay? Otherwise po, halos lahat. Bukod po sa dalawang country na ito, ang pinakamataas na po siguro ay 5%, which is the United States, 18,449,288. Pero sila po ay naantala na rin dahil by now, kung di po ako nagkakamali, parang 50 million din rin dapat ang kanilang nabakunahan. No? So hindi naman po tayo nahuhuli. At kapareho pa rin po ang balita, inaasahan natin magsisimula ang ating bakuna sa buwan ng Pebrero. Okay. Pero ito naman po nagpapakita, itong slide na ito nagpapakita kung nasaan nanggagaling, ano yung mga brands na ginagamit. Ang pinaka use brand pa rin po ay Pfizer. Dahil ang Pfizer po ay nag-administer na ng 35,148 doses, meron po siyang 63.8% market share. Ito po sa Israel, sa Amerika, sa UK, sa Canada at sa EU. Pero kung mapapansin niyo po, tatlong Chinese vaccines ang sumunod. Sinopharm, Sinovac at Cancino Bio. And cumulatively, ang kanilang naging market share ay halos 33% po ng lahat ng mga nabakuna na sa buong daigdig. Ang AstraZeneca po ay 806,000, maliit pa lang po, 1.5%. Ang Gamaleya po ay 800,000, 1.5% din po. So wag po kayong mag-alala. Alam ko naiinip na kayo. Lahat tayo naiinip na. Pero nagsisimula pa lang po ang daigdig at hindi po tayo maiiwan ng daigdig. Pangako po yan ng ating presidente.